inyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito ay ika-6 ng Marso, Sabado. At ang ating pong mabuting balita ay hanguin natin mula kay San Lucas, Kabanata 15, mga talata 1 hanggang 3, 11 hanggang 32. Ito po yung mas kilala natin bilang the parable of the prodigal son. Pero minsan ito din po ay tinatawag na parable of the prodigal father, o kung minsan naman is the parable of the elder son. Pero ano nga po ba itong mabuting balitang ito? Ito po ay tungkol sa isang ama na may dalawang anak. Yung kanyang bunsong anak, ang ginawa ay kinuha na ang kanyang mamanahin at nagpakalayo-layo. At winaldas ito, pero siya ay naghirap. Kaya naman siya ay nagsabi sa kanyang sarili na siya ay babalik sa kanyang ama at hindi naman siya matatanggihan. At ganun nga po ang nangyari. Malayo-layo pa, natagpuan na siya ng kanyang ama, dinamitan, binigyan ng singsing, binigyan ng panyapak. In other words, ibinalik yung dignidad na nawala sa kanya nung siya ay naging isang alipin sa malayong lugar. Samantala, yung kanya namang panganay na anak ay dumating, nakita at narinig na nagkakaroon ng kasiyahan sa kanilang bahay. Tinanong niya ano bang meron. At napagtanto niya, yung kanya palang kapatid na nagwaldas ng kanyang kayamanan ay nagbalik. At sabi niya, hindi ako papasok. Kaya naman yung ama muli lumabas. Sabi, anak, dapat tayong magsaya sapagkat tayong kapatid ay namatay at muling nabuhay, nawala at muling nasumpungan. Naghalit ito sapagkat sabi niya, ako nga, hindi nyo man lamang pagbigyan ng kahit isang bisirong kambing para mapagkasiyahan namin. Mga kapatid, ang tanong dito ay, ano nga bang ibig sabihin ng isang prodigal? Ang ibig sabihin po ng isang prodigal, ito po ay mapag-aksaya, wasteful. Eh kaya nga po tinatanong, madaling maunawaan na yung mga anak ay mapag-aksaya sapagkat binigyan sila ng kayamanan, pero hindi naman nila ito ginamit sa tama, lalo tigit yung bunsong anak. Minsan din naman, ito ay tinatawag na the parable of the prodigal father. Bakit? Anong pag-aksaya ang ginawa ng isang ama? Marahil, magtatanong po kayo. Pero parable of the prodigal father, sapagkat nag-aksaya siya ng ano, hindi na material na bagay, kundi na kanyang pagmamahal. Para bang ibinigay niya, ibinuhos niya ang kanyang buong pagmamahal sa dalawang anak na ito, pero hindi man lamang nasuklian ang pagmamahal ng kanyang ibinigay sa kanila. Kaya nga, matatawag siyang the parable of the prodigal father. Mga kapatid, dito tayo magnilay kung paanong ating maramdaman sana yung labis, yung pag-aaksaya ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Bakit? Parang hindi naman talaga tayo deserving na mahalin ng Diyos. Paulit-ulit tayo nagkasala, katulad ng mga anak na ito. Minamahal tayo, binigay sa atin ng lahat, inuunawa tayo, pero patuloy pa rin tayong tinatanggap. That is exactly the kind of love that God has given to all of us. Na kahit na nga ibigay ang kanyang sariling anak, kahit na mamatay para sa ating lahat, paulit-ulit at paulit-ulit tayong patatawarin sa ating mga pagkakasala. At paulit-ulit at aasa muli ang Diyos na tayo na kanyang nilikha, na alam niya na tayo ay mabuti, ay kinakailangan at may pagkakataon tayo na tayo ay magbago. Kaya nga sabi doon, namatay at muling nabuhay, nawala at muling nasumpungan. Umaasa ang ating Panginoong Diyos na muli natin siyang masusumpungan. Umaasa ang ating Panginoong Diyos na tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan at muli tayong mabubuhay sa ating pakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian, sa ating pagtanggap sa biyaya na sadyang kakailanganin natin upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Tandaan po natin, ang mga anak ay malayo sa kanya. Yung panganay, maaaring kasama sa bahay pero emotionally malayo sa ama. Yung anak na bunso, nagpakalayo-layo. And tandaan natin, distance from the Father, distance from our God will make our life miserable. Kaya nga huwag tayong lumayo sa Diyos, physical and emotional. Lumapit tayo sa Diyos. Palagi nating tatandaan, ang tao na napapalayo sa Diyos ay siguradong mapapahamak. Ang tao na mapapalayo sa Diyos, siguradong mapapariwara. That is why we are called to come closer to God. To establish not just a physical closeness, kundi emotional and the faith closeness sa ating Panginoong Diyos. Ilapit natin ang ating puso, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Diyos. At kung magkakaganon, we may not be called the prodigal. Rather, we shall be called the faithful sons of our Father. Sana maging mga tapat tayong anak sapagkat ang Diyos na ating Ama ay mananatiling tapat sa atin. Pagpalain kayo ng Diyos.